Isa-isa pa ang iyong para-request. But Father God, even right now, I am asking Lord for your divine intervention. I cannot mention, I cannot enumerate one by one their para-request, their needs, O God. Maaring hindi ko maabot ng prophecy o ng word of knowledge or ng word of wisdom. Pero alam niyo po lahat ng ilang ama. At meron din dito, punong-puno ng bigat ang iyong dibdib. Hayaan mong sa oras sa ito'y lumaya ka! Jesus name. Kasabay na ang kagalingan ay dumating sa iyo. Kasabay na ang himala ay dumating sa iyo. Kasabay na ang pagpapala ay dumating sa iyo. At yung laging pakinginig ng iyong physical na katawan, bunga ng nervous breakdown, ay umalis at lumayas in Jesus' name. At bigyan ka ng Lord ngayon na kompletong ganang kagalingan. Panginoong Diyos, sila mong nandito, sila mong nagiginig at nanonood. Idantayin niyo ang inyong mapaghimalang kamay sa bawat isa. Gawan niyo po sila ng dakilang himala. Magpalain niyo pag-aaral. Pagpagpagpalain niyong pagkatapos ng pag-aaral. Pagpalain niyong Panginoon trabaho at ang negosyo. Ang pag-aabot ng tapamamuhi sa abroad. Yamang pinili nilang tagapit ka bilang Lord God Savior ng mga buhay. At yamang pinili nila na laging unahin ng iyong kaharian. Maraming tao, Panginoon, inuuna ang pag-aaral, trabaho at negosyo. Hindi inuuna ang Diyos. Pero sila'y inuuna ka, Panginoon. Despite na maraming problema, pagsumaglaban ng buhay, ikaw ang number one sa buhay nila. Handa silang maglipon sa iyo, handa silang magbigay ng buhay sa iyo, pagpagamit ang kanilang mga talento. Handa ibigay ang para sa iyo, Panginoon, ang partido. Handa maglintas ng maraming kaluluwa. Kaya naman po, dahil na ama, ibuhos niyo po ang masaganang pagpapala sa kanila. Kurabashiri bilang darabashiri. Salamat po, O Diyos, ng marami. Begin now to thank the Lord. Begin now to praise the Lord. Sige, salamatan mo lang po ang Panginoon. Sige po. Begin now to thank the Lord. Begin now to praise the Lord. Alam mo po ba'y ginawa na. Ginawa na ang Diyos. Ginawa na.
sa aming pag-partake ng Holy Communion. Make us worthy once again to partake, Lord, the juice that symbolizes your blood that was shed at the cross of the Calvary. Lord, the bread that symbolizes your body that was poured at the cross of the Calvary, Calvary of God. And as we partake this bread and this juice, Mighty God, we pray, Mighty God, seal, Lord, all the blessings that we have received from thee, O God. Seal our salvation, seal our healing, miracles, all your answers that we have received this day. Salamat po niyo sa maraming sa pahala ni Kristo Jesus. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang Diyos. Manatili na siguro tayong nakatayo, kumuha tayo ng juice at kumuha tayo ng tinapay. Ang juice ay isang may simbolo sa katawan sa dugo ni Kristo na busa ko sa Kalbaryo. At ang tinapay naman ay isang may simbolo sa kanyang katawan na nagtabugbog sa krus ng Kalbaryo. Ang ginagamit natin ay cracker para walang libradura. Hindi yan bilog kasi kapag ang tinapay ay pinagwarak-warak mo, hindi yan bilog. Wala pong kapangyarihan ng Diyos, wala pong kapangyarihan ng bread. Ang kapangyarihan po ay nasa ating pananampalataya. Una po kayong kumukumuko at kawakan na lang po saglit. Ano po, at ayaan natin pang pagkaroon lahat ng meron ang bawat isa. At ikwento ko lamang po ito sa inyo. One time ako po ay nasa isang fast food at ako ay kumakain ng umorder ako ng mami. Magamat maraming pwedeng orderin doon, hamburger, hotdog, rice, no? Ganun daw ako umorder lang ako ng simpleng mami lang. At habang ako nakaupo sa table na iyon, sa katabing table ko, merong nag-uurasyon. Nagigiling pa po tayo. Yung nag-uurasyon na albularyo, meron talaga siyang libro. Kung paano may Bible tayo, may libro siya. At ginagamot niya yung isang lalaki. Hindi ko alam kung ginagamot, inuulaan, etc. Magkatabi kami ng table. At alam niyo, ang ginawa ko, tingin po kayo sa akin. Wala sa akin na upuan, umihip ako ng butterfly. Umon ako. Ay, hindi nila namamalayan. Kinukontra ko. Nalipinig pa po ba tayo? At alam niyo, pag uwi ko ng bahay, kinagabihan, natutulog pa lang ako at sasama na ng panaginip ko. At sasama na. Yung kinontra ko masamang espiritu sa albularyo, nagbubulo sa akin that night. Kaya, sa lahat ng mga, makinig kayo maigi, sa lahat ng mga naglilingkod sa Diyos, umaawit, nangangaral, nagtuturo, nagbibigay ng damis sa Panginoon, laging may balik ang aaway. Makinig kayo sa akin. Matapos ng mangaral, matapos ng magpatotoo, matapos ng umaawit, sumayo sa Panginoon, matapos ng magbigay sa Panginoon, may balik ang aaway. Hindi niya napapansin kung sino yung ginagamit ng Lord, pwede niya siyang biglang nawawala. Hindi niya napapansin. Kasi nga po, may balik ang aaway. At pagbalik ng kaaway, hindi nakahanda. Kaya dapat pagbalik ng kaaway, nakahanda ka. So, nung gabi ako natutulog na nananaginip ako ng masama, hindi ko na siya pinansin. Pero madaling araw, iba na yung pakiramdam ko. May dumadagan ako sa amin. At ito lang ang sinabi ko, pakinig kayo sa amin. Father, cleanse me and cover me with your blood. Nang sinabi ko iyon, yung dumadagan sa akin, biglang nawala. Nagiginig mo ba kayo? Sapagkat tanging dugo ni Kristo ang maglilinis ng ating kasalanan. Tanging dugo ni Kristo ang siyang babago ng ating buhay. Hebrews 9:22, without the shedding of the blood, there's no remission of sins. Kung walang pagbuhos ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. At ang sabi ng 1 Peter 1:18-19, tayo ay natubos. Hindi sa pamamagitan ng ginto at pilat o mga mamahaling ginto, mamahalak, mamahaling alahas. Tayo ay natubos mula sa ating makasalanang pamumuhay sa pamamagitan ng dugo ni Christ na nabubos sa krus ng Kalbaryo. At may mga atake ang kaaway para maproteksyonan ka. Ang kinakailangan mo yung dugo ni Christ. Sa Exodus chapter 12, ang salot ay hindi dumating sa kanila sapagkat sa bawat hamba ng kanilang bahay, hamba, haligi, or basta yung hamba, yun na nga,
ay may mga dugo na nilagay. Nagigilig pa ho ba tayo? Kaya kung inaakala natin ang ating ginagawa, ito'y walang kabuluhan. Meron po ito. Dapat niyong maintindihan. Isang mamangangaral hanggang ngayon buhay pa siya, a German man of God, he is Reinhard Bonnke. Kung lagi siyang nagpipreach about the blood of Christ. Ito ang paborito niyang pangangaral, the blood of Christ, as an evangelist. Si evangelist siya. Kaya yun ang lagi ang pangangaral niya. At maaaring siya yung ma-accuse at sinasabing, ano ba yan? Parang dinuguan na yan. Pero hindi po natin alam na ang dugo ni Kristo, siyang naglilinis ng ating kasalanan. Siyang nagbabago ng ating buhay. Kapag punong-puno ka ng guilt and condemnation for the cleansing blood of Christ. Pag may mga atake ang kaaway, may mga atake ang kadiliman, matapos ng mangaral, matapos ng magpatotoo, matapos ng magbigay, umawis, sumayo sa Panginoon, may atake ang kaaway, just us. For the covering of the blood of Christ. Amen? Nakikinig po ba kayo? By the stripes of Jesus, we have been healed. Sa mga, alam mo, ang height ni Jesus, around 5'11 to 6'10. Perfect in beauty. Perfect yan. At gusto ko sabihin sa inyo, walang nakakuha, nakalitrato, nakapicture, nakadrawing ng mukha ni Christ nung siya'y nagkatawang tao. Walang. Yung Veronica na nagpahid ng panyo na nagmarga ang mukha ni Christ, imbento lang ng tao yung walang ganito. At yung sinasamba na ng mga religion na mukha ni Kristo, na kung saan ka nakatingin ay humahabol sa iyo, hindi yun mukha ni Kristo. Mukha iyon ng isang member ng choir sa Roma, ginawang modelo in Leonardo da Vinci. At ang da Vinci ay hindi apelido dahil si Leonardo da Vinci ay isang mahirap lamang na tao. Ang da Vinci ay lugar kung saan siya nagmula. Siya ang withdrawing note. Siya rin ang withdrawing ng Mona Lisa. Kaya kung sinasamba mo ang mukha ni Kristo, nakikita mo rin, hindi yan ang mukha ni Kristo. Dahil ang sabi ng Biblia, ang manangin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, hindi ang larawan. Si Christ ay mga 5'11 to 6'10. Perfect. Yung beauty. Pero ito'y sinuntok. Sinira ang kanyang buong pagkatao. Maaring matadalang at diladalang ang kanyang ang walang lakay. At sa mga tumagas sa kanyang dugo, nakikinig pa po ba kayo sa akin? Ito po ang patawad sa ating mga kasalanan. Hindi ka dapat mainig. Dahil si Kristo na nakapako sa krus ay hindi ka. Hindi siya nainig. Hindi siya nainig. Alas 9 ng umaga at alas 3 ng hapon, nakapako siya sa krus. Hindi siya nainig. Para tayo bigyan ng buhay ng langgan. At hindi lang yun para tayo pagalingin. At ang sabi ng 1 Peter 24, sa mga latay ni Jesus, sa mga sugat na kanyang naramdaman, ikaw ay kumaliin. Amin po ba? Walang kapangyarihan ng Diyos, walang kapangyarihan ng tinapay. Pero ang pananampalataya mo sa Diyos ang may kapangyarihan. Para maunawaan pa ninyo ako sa bawat mga tulay, sa bawat mga bahay, may mga dugo ng hayop na binubuhos, di ba? Paniniwala nila para matibay. Dati rin kaming may livestock. Nagkakatay kami ng mga aso, illegal pa yan noon. Meron kaming mga hayop, mga baboy. Meron kaming kambing, may mga tupa kami. Pag bumibili sa amin ng mga taga Middle East, ang mga tupa kambing hinaharap nila yan sa East. Meron din silang rosary. Yes! At ito ang sinasabi nila, Bismillah alalakbar, nasa ulo ko na yan eh. Kaya pag may mga Middle East na customer kami, alam mo na ang gagawin ko. Iaharap ko sa isya. You know that? Yes, yes. Bismillah alalakbar. Namapatingin sa akin. You know that? Yes, I know that. Di malaki tip ko. Pero gusto kong sabihin sa inyo, ang lahat ng iyan ay walang power. Ang may power lamang yung dugo ni Christ. Amen? Dahil yung dugo ni Christ ay walang kasalanan. 1 Peter 2:20, walang kasalanan si Jesus. Yung dugo niyang ibinuhos sa krus sa Kalbaryo, hindi galing kay Mama Mary. Dahil si Mary ay hindi Diyos at dinanay ni Jesus si Mary. Si Mary, tao na makasalanan.
ang asawa ni Mary si Jose ay nagkasalanan. Hindi rin nagmula ang dugo ni Christ. Ang dugo ni Christ ay isang banal na dugo na walang kasalanan. Sapagkat si Mary ay pinaglagyan lang ni Kristo. Paglagyan. Hindi si Mary ang mahalaga si Jesus. Amin po ba? Kaya itong ating ginagawa ay hindi po ito walang kamuluhan. Hindi ka dapat mainit. At huwag mo isipin ito'y walang kamuluhan. Sapagkat ito'y sumisimbolo sa paglilinis ng ating dugo o ay ng ating kasalanan, pangalawa sa ating proteksyon at sa kagalingan ng ating mga karamdaman. Sa huling pagkakataon, He paid the debt. He did not owe, I owed the debt. I could not pay. I needed someone. I needed someone to wash my sins away. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, This is My body, which is for you. Do this in the remembrance of Me. Sabay-sabay po natin kanin po ang tinapay. In the same way, after supper, He took the cup, saying, This cup is the new covenant in My blood. Do this whenever you drink it in remembrance of Me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Sabay-sabay po natin inumin ang juice. Gusto ko ipaalam sa inyo, may mga taong nag-celebrate ng birthday ni Kristo. Huwag natin silang pigilan kung gusto nila. Ano mang date yun, huwag natin silang pigilan. Pero gusto ko lang sabihin sa lahat, na kung gustong mag-celebrate ng birthday ni Kristo, not in a pagan way. Amen. Dahil ang totoo lang, ang December 25 ay hindi birthday ni Kristo. Birthday yan ng Diyos Diyosan. Pwede mo nang i-google yan. Pwede mo nang i-search the truth. Napakadali na. Hindi yan birthday ni Kristo. At kung babasahin mo pa ang Biblia, kailanman ay hindi nag-celebrate ng birthday si Kristo. At hindi rin siya nagsabi na i-celebrate natin ang birthday ni Kristo. Ang totoo lang, ang pinapa-celebrate niya ay ang kanyang kamatayan. Pero hindi naman masama kung gusto mag-celebrate ng birthday ni Kristo, pero magsabihin na December 25 ay birthday ni Kristo. Hindi po. Birthday yan ni Tamus, the Son God. Kaya nga makikita ninyo ang mga... Sabi nga ng isang merong isang friend from Australia. Sabi niya, anong masama sa aking Christmas tree? Na sinasabi nila ito ay pagsamba sa Diyos Diyosan. Sabi niya gano'n. Ang totoo lang, ang pinagmula ng Christmas tree talaga ay pagsamba sa Diyos Diyosan. Yung talaga tungkol. Nakikinig pa mo ba kayo sa akin? Sabi niya, hindi ko naman sinasamba ang Christmas tree ito. Hindi naman ako pagaya ng unang panahon. Ang totoo lang, sa mga Christmas tree, di ba, meron diyang mga bilog? Yan ang sumisimbolo sa Diyos ng Litanos. Bilog yun eh, buwan. Araw. Nakikinig pa mo tayo? Ngayon, ito naman ang sinabi sa pagkos sa kanya. Sa New Testament, ito ang sarasa. Makinig po kayo may kisa atin. Sa New Testament, ay walang binanggit na si Kristo ay nagkaroon ng Christmas tree. Tama po ba? Tama po ba mali? Wala silang Christmas tree.
So it has nothing to do with your salvation. And it is unbiblical. Sabi ko sa kanya. Pero pinim ko na lang siya. Hindi ko na nilagay sa mo. Pero I believe with all of my heart, satisfied siya sa aking palawanan. Christmas tree, it has nothing to do with your salvation. In fact, it is unbiblical. Christ and His disciples never had any Christmas tree. E tama mo ba rito? Okay, kung gusto mo magkaroon ng Christmas tree sa inyong tahanan, walang problema. Gusto mo. Pero at least nalaman mo na yan ay kaakibat ng pagsamba sa Diyos Diyos. Amen po ba? Kung kayo ay na-bless o nagkaamalagal sa akin natin, mas mabibless po kayo ngayon. Amen po ba? Glory to God. At mas malaking pera ho ang kailangan natin ngayon. Don't just ask for thousands of money. Ask for millions of money. Para po sa ating nalalapit ng television ministry at ang pag-ikot natin around the world. Yan. Palakpakan natin ng Panginoon. Yan. Mga ayos ng mga kabataan. Natutuwa ako sa mga kabataan ngayon. Very active sila. At pinangungunahan po yan ang lingkod ng Diyos. Si Prophet Jan Emmanuel Carrillo. Amen. Palakpakan natin. Ayan po yung mga prayers and fastings ko sa akin, kay Ma'am Agui, kay Jan, or J.I., kay Joshua, kay Joseph, hindi po mawawalan ang kabuluhan niya. Ano pong sabi ni J.I.? Sabi niya, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Hindi kami nagkulang ng pangaral sa kanya, hindi kami nagkulang ng pagpapakita sa kanya ng magandang halimbawa. We must accept that we are not perfect, that we are still in on the process of perfection. Pero alam mo, as far as we are concerned, binibigyan namin sa kanilang nararapat. At totoo lang. At hindi mo nawawala ng kabuluhan niyo. Kaya sana, maging manumanay kayo sa inyong mga anak. At munting hiling nila, ibigay ninyo. Huwag niyo ipagkakain. Ako, wala akong ama. Ang ama ko ay nakita ko lang sa video. Lumaki ako na walang ama dahil sa edad kong 1 taon at 2 taon namatay na ama ko. Hindi ko naranasan ang pagmamahal at palo ng ama ko. Kaya kung ano yung hindi ko naranasan, gusto kong iparana sa aking mga anak. Kaya kung sa akin lang lalapit ang aking mga anak at may pagbibili sila, at kaya kung hindi sila magdadalawang salita. Maaring ang tingin ng mundo, layaw at luho yan na rin bibigay ko. Sabagat alam mo isang araw, they will serve the living God. Amen? Ano ang sabi ng awit 127? Puro trabaho, puro negosyo, puro tinda rito, tinda roon, lakad dito at lakad doon. Ang nais ng Diyos, magkaroon ka naman ng pahinga. Magkaroon ka ng oras para paglingkuran siya. At kapag pinaglingkuran mo ang Panginoon, ang sabi ng Biblia, ibubuhos ang kasaganang pagpapala. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa Diyos. Hallelujah!